Good morning. Alas 7. Impunto yung oras natin, mga Papi Birds. Huwag niyong kalimutan, yung subscribe, comment, like, share, at pindutin yung notification bell para updated kayo sa mga videos ko. Ang una nating i-vlog ngayon, kasi malapit na yung halalan, depende lang yan sa tao. Ang akin lang, bilang isang Pilipino, anak ng mahirap, hindi ko babanggitin kung sino at kung ano ang pangalan yung iboboto ko sa umaabot na eleksyon sa May 9, 2022. Ito lang yung ang akin lang tong opinion sa sarili ko. Itong dalawa, Yung isa malakas pero talo siya sa sorbe. Bilang isang tayong mahirap na tayo ay sumusuportar tayo sa mga taong kung sino ang ihalal sa ngayong May 9. Ito lang ang akin, mga Papi Birds. Itong isa, nangako. Yung isa, parating pa lang sa pagbabago. Ang sabi na nila, yung isa daw walang alam bakit daw tumatakbo. Hindi ako nagbanggit kung sino ang presidente na yon. Yung isa, may kakulangan sa gobyerno. Yung isa, anim na sa Congress, anim na sa Senado. Ito, Papi Birds, ang akin lang. Itong isa, nangako siya, yung mga mahirap, mabibigyan niya ng hanap buhay at bibigyan ng properties. Yung isa, hindi naman siya nangako kasi may pagbabago. May pagbabago yung isa. Hindi siya nangako pero may pagbabago. Yung isa may pagbabago, parating pa lang. Yung isa nagbabago na kasi may properties na siya, nagbibigay sa mga mahirap. Mga Papi Birds, ito ang isa. Kung halimbawa kayo, pag iboto yung parating pa lang, yung isa nangako, parating pa rin. Pag manalo yung isa, kayo mga supporters, susuportahan ba kayo? Tayo bilang isang supporters, sumusuportar tayo sa kanila, di ba? Kapag tayo support sa kanila, tayong mga mahirap na sumusuporta sa kanila, ikukubos ka ba nila? Hindi. Itong isa, nagsusuport ka sa kanya pero may pangako. Yung iba labag sa batas. Kasi yung iba may mga sariling properties. Kaya doon daw sila sa pagbabago. Itong isa, sa pagbabago, may nakalaan na sa property sa pang mahirap na tao. Kaya iniisip ko sarili ko. Lagi silang may manok. Eh paano lagi kang manok? Pag halimbawa manalo sila. Sa milyong-milyong tao sa Pilipinas, ikukupos ka ba nila? Hindi. Nagsusupport ka lang nila. Mali yan, mali. Kaya nagsasabi lang ako sa iyo ng totoo sa inyo, mga Papi Birds. Anak tayo sa mahirap. Doon tayo sa pagbabago ng ating lipunan ng Republika ng Pilipinas. Huwag nating itolerate yung sarili natin. Na yung isa malakas. Ang daming supporters.
mataas sa survey. Yung isa mataas na survey, pero sa mga mahirap lang siya nangako. Akalain nyo kung ang tao siguro, kung may isip, hindi na natin yung isipin na yung tao makaupo sa panggobyerno. Hindi natin isipin na sila may pagbabago sa mga mahirap. Ayaw. Kapag manalo yan sila, hindi ka nila ikukupos, ikukupos yan nila. Alam mo kung bakit? Sa daming-daming tao sa Pilipinas, sa daming-daming nagsusupporters ng tao, ng manok na inyong sinusuportahan. Pag manalo yan sila, ikukupos ba kayo sa kanila? Hindi. Doon tayo sa nangako. Doon tayo sa nangako. Kasi nangako yung tao na bawat Pilipino, pag siya ang manalo, bibigyan ang mga mahirap ng properties. Ako, kahit hindi na ako bigyan properties kasi may sarili naman akong bahay. May sarili akong bahay. Hindi na gusto ako mabigyan ng properties. Dito lang ako sa Manila na nag-uupa, pero hindi ko kailangan yung bahay. Kailangan ko yung sinusuportahan ko. Kasi level down siya noon. Ngayon, nag-level up na. Kaya nga siya tumatakbo para sa mga mahirap, hindi para sa kanya. Hindi ako maniwala kasi daming nagsasabi sa akin doon sila sa pagbabago. Kasi yung isa nangako na baguhin yung pagbabago, yung isa nangako para sa mga mahirap. Kasi yung isa magbibigay ng properties. Doon ba tayo sa isa na hindi magbibigay ng properties? Kung manalo yan sila, ikukubos ka ba nila? Kung manalo sila, ikukubos ka ba nila? Hindi. Hindi to tayo. Hindi na tayo bata pa. Ang sabi nila, yung mura lang mga bilihin. Wala. Yung isa, may record na sa panggobyerno. Hay nako sa buhay ng tao. Mahirap na magsalita. May ipapayo ko lang sa mga taong may puso, may isip. Alam ko naman yun na labag sa batas yung mga sinasabi ko, pero yun ang akin. Ipindili yan sa tao. Isipin nyo, yung isa nangako yung isa. Yung isa, well, hindi nangako. Pag halimbawa ngayon, pag manalo yung isa na hindi nangako, kayo mga supporters, ikukupos ka ba niya bilang isa supporters kayo? Hindi. Diyan na siguro tayo magkahirap-hirap sa buhay. Kaya dito lang tayo. Alam na yan, dito lang tayo. Bilang isang mahirap. Hindi na yung tao maghanap sa gobyerno ng trabaho. Ang gobyerno na maghanap ng trabaho, hindi na ang tao. Mga Pabibirds, sana maintindihan nyo itong vlog ko. Huwag nyo kalimutan subscribe, like, comment, share, at pindutin yung notification bell para updated kayo sa mga videos ko. Last words na to, mga Papi Words. Mag-isip na tayo, mga kapatid nating mga nasa ibang lugar.
ang piliin natin yung nasa puso natin, pero sana sakto din yung sakto yung ibubuto natin, yung perfect yung ibubuto natin. Kahit ibabasa ko, kahit masakit yung comment, ito lang masasabi ko lang sa inyo na doon tayo sa nangako, hindi tayo to support yung hindi nangako. Klayin nyo, sabi nila, wala daw alam. Paano walang alam? Anim sa Kongreso? Anim sa Senado? Wala bang alam nan? At saka ilang dami pang mga tutor yung nag-react sa kanya. Paano walang alam? Kalukuha naman yan. Kalukuha naman yan. Ito. Hindi ako mag... Kaya minsan mahirap na magsalita. Ako sa totoo lang, anak tayo sa mahirap. I-try lang natin yung tao. Try lang. Sa lahat ng panggobyerno, walang record. Walang record siya. Kung anong issue niya, siya pa nga nilalait sa mga tao na walang alam. Bakit walang alam? Yung nagbabasa kanya, yung sinasabi niyang walang alam, pagdating ng panahon, pag siya makaupo, yung mga taong walang alam, yung mga taong kahit nasa bulsa ng pira, kukunin pa. Iiwan ko lang. Kaya kayong mga puppy birds, yung mga nakinig, sana matauhan na din tayo. Hindi na din tayo na yung tao na parating pa lang. Totoo naman, magaling mag-English, nasa lahat yun sa kanya. Pero hindi natin alam kung anong isip niya. Hindi natin alam. Pag siguro ang manalo yung isa, ubos gira. Lalo na ngayon, mahal ang bilihin. Gasolina, chinta na. Mga bilihin sa mga sobra ng mahal. Kaya doon tayo sa mga pagbabago. Kasi ang tao, pag nangako, pag halimbawa manalo, lahat kung hindi itutupad, diyan na siya mapahiya sa mga tao. Kaya siya nangako para sa pagbabago, para yung tao hindi na maghanap ng trabaho, para yung gobyerno na maghanap ng tao. Yun ang ibig sabihin doon. Kaya mahirap na. Look, patay mo. Kaya yung mga puppy birds, sana maintindihan itong kwan ko. Dito tayo, dumaan tayo dito. Pag yung isang sinusuportahan ninyo, pag manalo yan, hindi kayo ikukupos niyan. Hindi kayo ikukupos niyan. Wala pang maiwan na property sa'yo. Yung isa, nangako, may maiiwan tayo. May maiiwan siya sa atin. May maiiwan. Katotoo lang. Kasi nangako. Hindi na kailangan magsuportas tayo na hindi nangako yung tao. Kawawa tayo bilang isang mahirap. Diba? Doon tayo sa nangako, sa pagbabago ng lipunan ng Republika ng Pilipinas. Hindi na tayo pa liguligoy pang mga puppy birds. Tayo ay nangako. Hindi na tayo maluluko sa mga taong nagluluko sa atin. Alam niyo yan? Hindi na kayo bata. Kailangan natin isipin yung sarili natin.
Pag manalo yung isang tao, yun lang, hanggang supporters ka lang. Wala, nga, hanggang supporters lang tayo. Pero isa yung nangako, kapag halimbawa na manalo, may maiiwan yan sa atin. Yun ang sabi nila, pag manalo, nangako, hindi yan may bibigay. Hindi ako maniwala. Hindi pa nga siya ama sa Republika ng Pilipinas. May nakalaan pa nga yung properties. Di ba? Doon tayo sa nangako. Kapag manalo yan, may maiiwan yan sa atin. Kaya, ito lang payo ko sa inyo. Doon tayo sa pagbago. Na tayo ay matauhan. Matauhan tayo. Importante sa buhay natin yan, mga puppy birds. Huwag kayong maniwala. Yung iba, doon tayo kasi matalino. Nandun na lahat. Matalino. Pero, may something sa gobyerno. May something. Doon tayo sa pagbabago. Hindi na tayo pa maang-maangan pa, mga puppy birds. Isipin muna natin, bago tayo mag-support sa isang tao. Pag-supportin mo isang tao, pag halimbawa manalo, may maiiwan ba sa atin? Nagsusuporta tayo. May maiiwan ba yung taong sinusuportaran nyo? Wala. Yung taong galing sa mahirap, na nangako sa tao, pag manalo, may maiiwan yan sa property sa atin. Kaya sabi nila, pag manalo, hanggang salita lang daw yun. Hindi. Buong Pilipinas yan. Nilalantad yung sinasabi niya, nangako. Kung hindi matuloy, ang laking kahihiyan, di ba? Isipin ninyo, kung ako ang Pangulo, kung mangako kung magmanalo, hindi ko itutupad. Magpakamatay na lang ako. Yun, magpakamatay na lang ako kung ganun. Nagpakamatay ako. Kaya nga kayo, mag-isip na tayo, dito na tayo, isipin natin. Huwag na tayong magmaangan-maangan pa. Mag-isip na tayo, dito tayo dadaan. Di na tayo dadaan sa mga matalino. Kasi dami yung mga tutor yan siya. Hindi lang isa, dalawa, tatlo. Dami yan. Kaya kayo mga pabibird, sana maintindihan niyo ito. Kasi minsan na minsan galit din ako sa mga taong ganyan yung sabihin na doon tayo sa isa kasi pagbabago, marunong, matalino. Matalino sa inyong utot. Kung magaling mawamanalo, may maiwan man sa properties, wala. Nga. Kaya, ito ang papayo ko sa inyo, doon tayo sa pagbago. Laban para sa mamahirap. Ito ang laban. Gito lo, alam niyo yan? Yan. Alam niyo yan. Doon tayo sa pagbabago. Thank you at maraming salamat sa inyo. Good morning, April 1, 2022. Alas 7:25 ng umaga. Thank you. Maraming salamat. Thank you.